Paano nga ba mag-process or mag-register para sa police clearance online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad na to, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng National Police Clearance, that's pnpclearance.ph. And from here, pwede na tayo mag-register. Kaya tayo mag-register is ipoprovide na natin yung information online and magbabayad na rin tayo online lang. So, mas magiging mabilis na yung proseso sa police clearance, hindi na kailangan ng mahabang pila para lang i-capture or kunin yung mga information and yung payment na rin natin. So, start tayo. Pwede na tayo mag-register. Click ko lang tong register na button. And by the way, kung ang gamit nyo is cellphone, pumunta lang kayo sa same website, pnpclearance.ph, and then from here, i-click nyo lang din tong register. At kung mapapansin ninyo, parehong-pareho yung magiging proseso. Magpapakita yung agreement, also yung privacy policy, and then i-click lang natin tong next. And next is yung NPCS account profile. Dapat yung pinaprovide nating information dito sa pag-sign up or pag-register is updated at tama lahat ng information. So, i-check natin to at proceed tayo sa next. So, kung mapapansin nyo, parehong-pareho yung nagpapakita pero dahil mas malaki yung view dito sa computer, proceed na lang tayo dito. But again, expect na magiging pareho lang yung proseso sa pag-sign up kahit anong device ang gamit ninyo. Dito sa terms and conditions, nakapaloob din yung tungkol sa payment and cancellation ng transaction. Kailangan kasi mabayaran natin siya within 2 banking days, kung hindi, makakancel nga yung scheduled appointment. At kung sakaling nga na nakapagbayad na tayo, pero nag-cancel tayo ng transaction or hindi tayo nakapunta dun sa police station, ma-forfeit na yung payment natin. At katulad ng sabi natin kanina, dapat tama lahat ng personal information ay bibigay natin kasi yun yung ipiprint sa police clearance. Kung sakaling mali pala yung na-print dahil sa maling information din na na-provide natin, hindi i-reprint ng PNP yung clearance. Kung sakaling gusto natin ipakorat yung information, kailangan ulit natin mag-apply ng panibagong clearance. And of course, kailangan ng panibagong payment para dito. Finally, para sa printout of mismong clearance, merong tinatawag na with hit. Kung sakaling walang hit yung record natin, makukuha agad natin yung clearance agad-agad. Pero kung sakaling merong hit yung record, kailangan pa nating maghintay or magpa-verify. And of course, yung hit records is magpapakita rin doon sa clearance printout. So, i-check ko lang to and then proceed na tayo. Click ko tong next. I-clarify natin na 6 months yung validity ng police clearance. Mas maiksito kumpara sa NBI clearance. Also, ang kagandahan kapag meron ng account sa PNP clearance, every time na gusto nating mag-renew, pwede na tayong hindi pumunta personally or yung tinatawag na without appearance. That's for the next 3 years. Provided na kailangan i-provide itong ibang mga information. I-update yung details, mag-upload ng 2x2 picture, at ng selfie na rin na hawak yung government-issued ID. At para sa list of valid IDs na tinatanggap para sa police clearance, ito yung mga yon. Tinatanggap nila yung school ID with registration form, kahit yung teen ID tinatanggap din nila. Birth certificate tinatanggap din, pero kung sakali na wala kayong ID na kahit alinman dito, tatanggapin para sa police clearance ang barangay residency certification. So, i-check ko lang to and proceed na tayo. Click ko tong I agree. This time, mag-register na tayo. Kailangan yung email address is valid and active kasi may mga ipapadalang notification or verification dun sa email. Dito nga pala sa phone, i-check ko lang itong the rest and magpapakita rin yung nakita nating mga valid IDs kanina. And from here, ganun din, parehong-pareho itsura, ipoprovide yung email address, complete name, and yung gender, birth details na rin para makapag-register. So, kumpletihin ko lang lahat ng information na hinihingi dito. Siya nga pala, yung email address, kung wala pa kayo nito, pwede kayong gumawa ng Gmail account. Email address kasi yon. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial videos kung paano yung gawin. Pwede nyong i-check yung link sa description sa baba. Also, para sa password, kailangan ulitin to ng 2 beses at dapat kayo lang yung nakakaalam ng password. Mas maganda na hindi nyo rin kalimutan yung password ninyo. Nakompleto ko na lahat ng information, yung complete name, meron na rin gender and birthday, so click ko na tong register. Next is merong confirmation dito kung gusto na ba nating i-save. Reminder na dapat i-check lahat ng information, sabi na hindi raw allowed ang pag-edit after saving. So click ko muna tong cancel and then i-review ko lang lahat ng information. Dahil sure na ako na tama to, proceed na tayo. Click ko yung register, click ko na rin yung save.
this time, mag-login na tayo. So, i-enter ko lang dito yung email address and yung password na ginawa ko kanina. Click ko tong sign in. Kailangan na kumpletihin yung profile. Yung mga may asterisk dito, it means na required yung information. Halos na kumpleto ko na lahat ng may red asterisk. I-check dito kung ikaw ay PWD. Normally, merong ID para sa mga PWD. Kung hindi naman, i-leave lang to as unchecked. Kung first time mo rin na mag-a-apply ng PNP clearance, pwede mo tong i-check. Pero tandaan na kapag first time job seeker, may additional requirement na dapat humingi ka ng certification mula sa barangay na first time job seeker ka nga talaga. Para sa the rest ng information, hihingin din yung nationality, kung saan ka pinanganak, yung address mo, kasama na rin yung cellphone number. Yung other information, kasama ng height, weight, complexion, pati yung religion, blood type, trabaho, and yung educational attainment ay hihingin dito. Para sa family background, wala naman tong asterisk, so hindi ko na nilagyan ng information. So, proceed na tayo, click itong save profile. And successful na yung pag-update natin ng profile. Pwede natin i-edit yung profile natin, pero proceed na tayo sa clearance application mismo. So, click ko to. Mamimili na tayo dito ng purpose. Sa akin, general, meron ditong LTOPF application or SOSIA na application or reason. Hindi ako ganun ka-familiar dito sa dalawa, kaya sinerch ko na lang. Ito yung sa LTOPF kung saan ibig sabihin is license to own and possess firearms. So, nakapaloob dito yung mga barrel. Para naman sa isa, ito naman yung Supervisory Office on Security and Investigation Agencies. So, balik tayo dito sa akin, general. Kasama na dito siguro yung sa mga visa application or naglalakad ka pa ng ibang valid ID at pwedeng i-present yung sa police clearance, pwede nang ipaloob sa general purpose yun. Next is mamimili na tayo ng police station. So, piliin nyo na lang dito yung pinakamalapit na police station sa inyo. Kapag namili nga pala kayo ng police station, halimbawa is ganito, may mag-a-appear dito na station address. Next is piliin na lang kung kailan kayo pupunta mismo. Merong AM or sa umaga, PM sa hapon naman. And ngayon kasi is nag-a-apply ako ng 11, so may nag-a-appear pa ditong availability. July 11 ngayon, so pwede akong mag-book ng pinakamalapit na day, which is yung bukas na lang or pwedeng sa isang araw. Let's say, piliin ko to. May mag-a-appear ulit dito na confirmation. Scroll down natin and i-click ko lang tong next na button. Next step para sa application is payment option na. Ang nakikita ko lang na option dito is Land Bank of the Philippines. Try natin tong i-click at 150 pesos yung cost niya. Proceed tayo sa next. At para sa third step, ito na yung mga information kung saan yung police station, also yung schedule of payment natin. At syempre, merong mga important notes dito. Mas magandang basahin natin to before tayo mag-click ng save appointment. Ang ilan sa mahalaga dito is kung sakaling hindi tayo makapunta dun sa police station, pwede pa rin pala natin i-claim yung clearance within 15 days. Yung payment is ma-forfeit after 15 days mula dun sa date ng scheduled appointment. Again, kung may maling information na na-print, kailangan ulit mag-reapply ng police clearance. At ito ulit yung list of valid ID, bari 2 valid IDs ang dapat nating dalhin kasama yung official receipt or yung proof of payment natin para sa National Police Clearance application na binayaran natin. So sa akin, okay na lahat. Click ko na tong Save Appointment. Since first time natin, dito tayo sa first tab, yung clearance application with appearance. Kung sakali namang for renewal, ang gagawin na lang is for the next 3 years, ang mangyayari is i-require na lang na i-update yung profile or yung information, mag-upload ng picture at ng selfie na din, na hawak yung mga government issued IDs. Again, 3 years lang to. After 3 years, required na ulit na mag-personal appearance sa police station para makuha yung biometrics and picture na rin. Balik tayo dito sa clearance application with appearance. Pag nag-scroll down ako, ito yung reference number, payment channel is Land Bank of the Philippines. Ito yung amount na babayaran at pwede na tayo mag-proceed. Nakalagay dito na pending pa yung status. Mapapalitan yung status dito once na ma-finalize na natin yung pagbayad and also pag na-claim na rin natin yung police clearance.
Dito sa action, pwede na tayong magbayad, pero kung sakaling gusto nyong ipaprint to, pwede rin naman i-click itong print transaction details at merong mada-download na file dito. Ito yung information na yon. Pwede rin baguhin pa yung police station or yung appointment date. Proceed tayo, click ko na itong click here to pay. Nagkakaroon tayo ng error na unable to connect LBP, medyo malabo lang. Pero ang gagawin ko is hintayin na lang din natin. Dahil nga medyo nakapaghintay na ako na matagal, nagkakaroon pa rin ng error, i-refresh ko na lang yung page at click ko itong click here to pay. Tinry kong maraming beses na mag-refresh and also mag-log out. Katulad nito, kapag kinancel ko or ni-refresh ko and then try kong mag-log out from here. Tapos mag-log in ulit ako. Click ko yung sign in. Ito nga rin pala yung pwede nyong gawin just in case na nag-log out kayo or naputol yung internet connection nyo. Pwede kayong mag-log in ulit. And then, meron ditong transactions. From here, makikita ulit natin yung kaninang part kung saan merong option ng click here to pay katulad nito. So, click ko ulit to at nagkakaroon ulit tayo ng error message na unable to connect LBP. So, ang gagawin ko is proceed na lang ako siguro after few hours or kinabukasan para makapagbayad na nga dito sa PNP clearance. And tatapusin ko na yung video on this part. Instead, pwede kayong pumunta dito sa next, yung part 2 kung saan nagbayad ako sa police clearance. And also, shinare ko na rin sa kabilang video kung ano yung naging actual experience ko nung kinlaim ko na nga yung sa police clearance. Sana makatulong itong mga video na to. Please let us know by clicking the like button and see you sa mga next videos. Bye-bye!